Makukulay at puno ng buhay ang mga obrang ito ni Fernando Cabigting. Mayigit limang dekada na siyang nagpipinta, mapakanvas man o sa kahoy. Pero di naging madali ang daan patungo sa kanyang success dahil sa mapait na pinagdaanan. 13 taong gulang si Fernando na magsimula siyang magpinta. Sa paglipas ng mga taon, nakabuo ng karera sa sine, advertising at maging sa pagtuturo. Pero taong 1999, na-stroke siya at naging paralisado ang bahagi ng kanyang katawan, kabilang ang kanang kamay na gamit niya sa pagpinta. Nakita ko yung talagang paghihirap niya. Kumisan dadating ako galing sa pagtuturo, umiiyak siya kasi yung napakasimple na bagay, bakit daw ang hirap gawin? Pero hindi natigil si Fernando sa paglalapat ng kulay. Inilit ko pong magpagpinta na gamit ang kaliwang kamay. Gagawin ko, hindi ang hirap. Nilagyan ko siya ng plywood sa taas ng wheelchair and then binigyan ko siya ng lapis sa kaliwang kamay at pinaiikot-ikot niya lang dun sa papel. Matapos ang 2 taon, i-display sa ibang bansa ang kanyang mga obra. At hanggang ngayon ay nakakabuo pa rin ng mga pang-exhibit. Puro Filipiniana subjects pa rin and mostly countryside, local life. Kaya nga nung nag-exhibit siya sa UN, pinasalamatan siya ng mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho doon. Dahil ang ganda daw ng pagkapinta niya ng Pilipinas. Patuloy niya rin na ibabahagi ang kaalaman sa ilang estudyante. Nabibigay siya ng mga komento tungkol sa mga pagpinta namin. At nakikipagbiruan din po siya sa amin. Mas maging makbulhan po ang exhibit na to para sa mga estudyante dahil natuto din po sila kay Mr. Cabigting ng mga technique sa mga pagpipinta para rin po na it's a po siyang learning experience para po sa kanila. Si Fernando Cabigting, larawan ng pagpupursigi na kahit tamaan ng sakit, kaya makamit ang success. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.